Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawa natin ng honest review. Itong pinadala sa akin ni Miss Grace na Mamala Dietary Supplement Product. Kung gusto niyo malaman yung aking honest thoughts at yung naging experience ko sa product na to, please keep on watching! Sa mga hindi pa masyadong familiar kung ano ba yung Mamala, isa siyang Thailand brand. At yung isa sa mga product na talagang kilalang kilala sa kanila ay itong Mamala VD Intensive Underarm Care. Gagawan ko din ng review itong product na to at pinadala din to sa akin ni Miss Grace. Kung gusto nyo yun malaman kung ano naging experience ko dito, please subscribe to my channel para maabangan ninyo pag na-upload ko na yung review ko dito. Sa ngayon, ang pag-usapan na muna natin ay itong Mamala Dietary Supplement Product. Ganito yung kanyang packaging. Kapag bago pa siya, meron pa siyang plastic. So yan, dito ko siya binuksan para mapakita ko sa inyo. And baka kasigurado talaga kayo na bago pa siya at hindi pa siya nabubuksan or kung ano man. Sa kanyang packaging, nagustuhan ko yung kanyang presentation kasi maganda yung kanyang graphics, walang mga mali-maling spelling, and maganda yung kanyang design. Kompleto din siya ng information, dito nyo siya makikita sa likod. At ang nakakatuwa dito, kahit galing siya sa Thailand, meron siyang translation sa English. So, kung gusto nyo magbasa ng mga info dito sa product na to, pwede nyo siyang mabasa dyan. Meron siyang 10 capsules, tapos dito parang may certification siya. Dito naman sa likod, nakasulat dito yung ingredients in one capsule. Sabi nila meron daw itong yeast beta-glucan, eat less, 200 mg. Meron daw siyang broccoli powder, 150 mg. Cactus extract, 100 mg. Citrus aurantium extract, 100 mg. Mango powder, 100 mg. Kiwi powder, 100 mg. L-leucine, 50 mg. Black sesame extract, 50 mg. Rice extract, 50 mg. Centella extract, 50 mg. Ascorbic acid or vitamin C kung tawagin din, 50 mg. Food grade gelatin, natural colorant or titanium dioxide, nakasulat yan dyan. Meron ding Thai na translation dyan. Tapos dito, nakasulat kung paano siya iinumin, take one capsule daily, 10 minutes before lunch. So, lunch yung inom niya. Sinunod ko naman yon. And sinabi dito na ito daw ay para sa adults lamang. Consult physician if pregnant or nagpapasuso. Kapag kayo ay nagtitake ng medication or meron kayong medical condition. At bawal siya sa mga bata. So, kung gusto nyo mag-take nito, ask nyo muna yung doktor nyo. Nakasulat din dito yung mga company information. Sino nag-manufacture, nag-distribute. Sinong owner. At nakasulat din dito yung kanilang social media accounts. Meron dito yung kanilang Instagram, phone number, and yung kanilang website. Nakasulat dito, food supplement, no approved therapeutic claims. Yung nutrition facts, kung meticuloso kayo sa ganyang information, mababasa nyo dyan. Yung kanyang lot number, manufacturing expiration date, ito ay mag-e-expire 2 years after niya na manufactured. Tapos, yung kanyang net weight, magaan lang naman siya. At ito, nakasulat dito yung kanyang, ewan ko kung ano yung number na to at product of Thailand. So, medyo malaki-laki yung kanyang box kasi pag binuksan nyo yung packaging sa loob, ganito lang yung laman niya. Yan. Meron siya ditong packet na mukhang foil. Tapos, pag binuksan nyo yan, ayan na yan. Ayan na yung capsules niya. Medyo may kalakihan yung capsules niya and simple lang naman yung kanyang banig, pangkaraniwan lang. Sa likod, may mga nakasulat na Mamala. Sa loob ng box, meron din kasamang ganito, desiccant, para siguro hindi siya mag-moist or tubuan o kung ano man dyan sa loob. So, tulad nga ng nasabi ko sa inyo kanina, itong capsules na to ay iti-take 10 minutes before lunch and sinunod ko naman siya. At ngayon, pag-usapan na natin kung ano yung na-experience ko dito at yung naging effect niya sa akin. Bago pa man natin yun ituloy, disclaimer lang mga friend, hindi porket nag-work sa akin yung isang product ay ganun na din sa inyo at hindi porket hindi nag-work sa akin yung isang product ay hindi na din yan mag-work sa inyo. Sa tuwing magre-review ko, ito lagi yung disclaimer ko. Iba-iba tayo ng katawan, iba-iba yung way ng ating katawan kung paano magre-react sa mga ginagamit natin or tinitake natin. Kaya itong review ko ay parang guide lamang or parang feedback lang dun sa product kung gusto nyo mag-research about dun. Pero hindi ko naman sinasabi na itong review ko ay ganun din ang mangyayari sa inyo. Nasa katawan nyo pa din yan. Kung meron mang negative effects ito sa akin or meron man ako hindi nagustuhan dito, hindi para patamaan yung brand or kung ano man, kundi
para may i-improve nila yung kanilang product. Tulad nga nang nasabi ko sa inyo kanina, pinadala to sa akin nang matagal lang nagpapadala sa akin ng mga product at naging close din naman kami noon, pero dahil ako ay isang vlogger at kailangan kong tuparin yung aking kumbaga mission, eh papanatilihin ko pa ding honest itong aking review. Yung isang banig niya, 'di ba, meron siyang 10 capsules. Yung first 4 days ko, first, second day, third day, fourth day, sa totoo lang, hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko talaga nagustuhan yung effect niya kasi wala ko nakikitang effect. Hindi ako nawala ng gana sa pagkain. Constipated pa din ako. Kung matagal na kayo nanonood dito sa aking channel or bago pa lang, ako po ay constipated talaga. Mula pa nung high school ako, naging constipated ako. As in, hindi regular yung aking pagpupo. At kung magpupo man ako, hindi ko na ilalabas lahat. Meron pa ding naiiwan. So, yun yung dahilan kung bakit ako naging interesado mag-try ng iba't ibang mga slimming products, laxative, ganyan. And ito, wala siya na itulong sa aking constipation. Tapos nakaranas ako ng pananakit ng aking sikmura for the first 4 days. Sa unang 4 na araw, hindi ko talaga siya bet inumin. Gusto ko na siyang ihinto, pero dahil nga pinadala to sa akin at kailangan ko siyang i-review, pinagpatuloy ko pa din kahit na hindi ko na siya bet inumin. So, nung ikalimang araw, yun, medyo nakakaranas ako ng pananakit dito sa likod ko. As in, nung mga nakaraang araw na hindi ko to tinitake, hindi naman sumasakit yung likod ko. Pero nung ikalimang araw ko ng pag-take na to, sobrang sakit talaga ng likod ko. At dun pa lang sa fifth day na yun, dun ko pa lang naranasan yung kanyang effect. Tulad na nakakapupo na ako, medyo nawalan na ako ng gana sa pagkain. Tapos, everyday na yung pagpupo ko mula nung fifth day hanggang sa eighth day. Kasi hindi ko na siya inubos kasi nga sumasakit yung likod ko sa kanya. Naging regular naman yung pagpupo ko at yung pagpupo ko hindi ko siya yung sobrang lambot na hindi mo makontrol. Saktong-sakto lang yung pupo. Parang regular lang na pagpupo. Parang normal lang na pagpupo. Wala ko naranasan na sobrang sakit ng tiyan ko or sobrang humihilab siya. Yun lang talaga yung sa likod ko, sobrang masakit talaga siya. Parang imbis na sa tiyan ko siya humilab, sa likod ko siya humihilab. As in, habang nagtatrabaho ko, nararanasan ko talaga or nararamdaman ko talaga yung pagsakit ng likod ko. Tulad sa naging effect sa akin, sa first 4 days, hindi mo siya makikitaan ng effect sa katawan mo. Hindi mo siya makikita na mapupupo ka or mawawalan ka ng gana sa pagkain. Yung effect niya mararamdaman mo pag nasa ikalimang capsule ka na. So, kalahatian ng banig. And ito para sa akin, medyo may kamahalan itong product na to kumpara dun sa mga dati ko nang na-review. Kasi dito sa Japan, binibenta siya ni Miss Grace ng 2,300 yen or nasa mga 1,150 pesos. Sa Pinas, nasa 850 ata yung nakita ko sa Shopee na nagbibenta nito. And para sa akin, na kumbaga, parang budgetarian, na medyo namamahalan na ako doon. So, sa effect niya, medyo hindi ako satisfied kasi kailangan i-take mo muna siya sa ikalimang araw bago mo makita yung effect. So, kalahati ng banig, hindi mo ma-appreciate kasi kumbaga, hindi ka naman makakita ng epekto sa kanya. Ikalimang araw pa bago siya naging effective sa akin. Siguro, dun sa naging experience ko, ikalimang araw, dun pa lang tumalab yung effect niya, siguro mas okay ito kung itutuloy-tuloy nyo talaga. Kaya lang nga, yun nga lang, mahirap siyang i-maintain kasi may kamahalan siya. So, bukod sa pananakit sa likod, wala naman ako ibang naranasan na side effect. Siguro lang talaga, yung imbis na hilab sa tiyan ko, sa likod siya tumatama. Yun, wala naman ako naramdaman na side effect na kunyari madilaw yung ihi ko or masakit yung ulo ko. Yun lang talaga, masakit lang talaga yung likod ko. So, sa mga bago mag-take nito, sa mga interesado mag-take nito, ipagpapauna ko na sa inyo na yung isang box nitong Mamala Dietary Supplement product ay hindi enough para makakitaan nyo ng result. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, ikalimang capsule pa lang bago siya mag-take ng effect sa inyong katawan. Pero siguro depende pa din yun kung siguro sa diet or kung nag-exercise ka para makita nyo yung umi-effect siya. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, hindi porket naging ganun yung effect sa akin, ay magiging ganun din yung effect sa inyo. So yun lang mga friend, yung aking honest review for this Mamala Dietary Supplement product. Sana nakatulong sa inyo. Please like this video kung na-enjoy ninyo. Comment down below kung nasubukan nyo na ba to, ano ba yung naging effect sa inyo. Katulad din ba sa akin? Para yung mga makakapanood ng video na to, mabasa nila yung comment ninyo and matulungan natin sila. And wag nyo na din kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel mga friend. And i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang. See you on my next one. Bye! Mwah!